Diyos ang magpapakay sa kanila pagkakunin sa Diyos kasambahin ng pagkakunin ng Diyo. Tunay nga Panginoon na ikaw mo dalawang tapo kahit sa sinin. Ikaw ay nasa sa akin. Kaya inaantin namin Panginoon na sa oras na ito ay tabay-tabay namin ang mga Panginoon. Iyong Espiritu ang banal, Lord God, na siyang magpapala sa bawat isang bayo dito at sa tao dito. I-bless mo, Panginoon, ang magandigin sa gabi dito at sa tao dito. Sundan ang damdamin mo na at kababalasan ang bawat salita ng tao sa kanyang mga damdamin. Pagpalain mo ang mga salita, Panginoon, na ipapakot mo sa bawat isa sa atin. Ang iyong mensahe, O Diyos, ang nakapagbibigay ng lakas at taglay na kapangyarihan sa buhay ng bawat isang narito. Lord God, dalangin namin ang anointing power ay buhos mo sa Panginoon sa pagsamin ng kapatid na si Brother Rex, Lord God. Ang anointing power mula sa iyo, O Diyos, ay nadaloy mo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahintay ang pag-ibig. Inangin namin, O Diyos, na naman ang kahilingan ng bawat isang narito ay granted with the mighty name of Jesus ang lahat ng mga damdamin ay kapag-ibig. Sa matamis na pangalan ng mga si Jesus at ang amin ng sa amen. Lord, wala pong patunay, Panginoon, na wala kang magagawa mong pag-ibig mo. Kaya sa iyo namin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, our daily gospel for today. Matthew chapter 20, verses 20 to 28. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lungkot siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingin, sabi ni Jesus kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Upo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upo ang ito ay para sa pinaglaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay tinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maglilingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang maglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat at sa gabing ito ay punuin po kami ng iyong banal na karunungan sa aming isip, ang aming puso, ang aming kaluubas. At ang lugar na ito'y punuin mo ng iyong kaluwalhatian. Maghari ka sa aming buhay at mag-usap ka sa amin. We pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay? Good evening po. Good evening, Holy Spirit. Good evening, Holy Spirit. Ano? Okay, pwede na po tayo maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. In a wonderful presence of the Holy Spirit. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, bro. Tayo po ay nasa
series na muli ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakasarap po mag-aral ng salita ng Diyos. Diba? Yan. Kasi ito, kailangan natin. Napakahalaga na ang karunungan ng Diyos ay sumaatin. Ang ating pag-uusapan po rito, ano, nakita naman natin ang kahilingan ng ina nina Santiago at Juan. Kahilingan, ano? Ambisyosa itong nanay ni Santiago at Juan. At yun namang magkapatid, ambisyoso. Iba, no? Kaya nagalit yung sampung alagad. Kasi, pinagumunahan ang Panginoon. Ano? So, ang pag-uusapan natin ngayon is about ambition. Yan. Kasi po, maraming tao na nag-aambisyon, ngunit nanduroon yung negative aspect ng kanilang ambisyon. Hindi positibo. Parang ito na nakita natin dito sa gospel, di ba? Ano? Kaya sinabi sa kanila ng Panginoon, yung mga dapat gawin para maging positibo yung ating ambisyon. Ha? Kasi pag negative ambisyon, eh, hindi maganda. Sabi ng ambition, ang ibig sabihin ng ambisyon o ambition ay, it is a powerful personal drive toward achieving goals. Kasi may mga goals ang tao dapat. May mga mithiin. May mga dapat marating. Goal. Kasi ang tao walang goal, walang pag-unlad sa buhay. Walang target. Kailangan sa ating mga tao ay, ano ba ang gusto kong maging after 1 year? Ano ba yung goal ko? Ano ba yung mithiin ko? Dapat may ganun. Ambition na tayo. Goal, yan. So, it is a powerful personal drive toward achieving goals which are regarded as being of importance. Napakalaga to the individuals. Importance to the individual. So, napakahalaga nun sa buhay ng tao. Sabi ko nga, eh, walang pag-unlad ang isang taong walang goal. Walang ambisyon. Okay? Ang ambisyon ay pwedeng i-view natin na ito ay positive or negative. Sabi nga, ambition is viewed negatively when these goals are selfish. Pag makasarili ang ambisyon, parang yung dalawang yan, tsaka yung nanay, gumamit pa ng sponsor yung dalawa, at ang ginamit ng sponsor, akala hindi pa iindihan. Ganyan minsan, di ba? Pag ang goal natin o ang ambisyon natin ay hindi positibo, gagamit ng sponsor. Yan. Kaya minsan, iniisip pa lang yan eh, sa umpisa pa lang. Kaya pag nagpapakasal, ang gagawin mga ninong at ninang ay yung sasabi, ay kailangan yun para pagdating ng panahon makakatulong sa ating ambisyon. Gayon din naman sa magiging ninong at ninang ng mga anak. Kailangan ang magiging ninong natin ay si mayor o si presidente. Mga ganun ba? Ay negative ano, aspect na. So mga kapatid, yun po yun. Ha? So yung ambisyon ay pwede natin tingnan viewed negatively when these goals are selfish or evil. Ano? Pag selfish, makasarili, evil spirit yun ang nag-uudyo. Pag positive naman, yung positive view, when they are directed toward building up the church, we are the church, the people of God. Kung ito ay makatutulong sa lahat, at, sabi ron, furthering the kingdom of God. Yun, yung makapagpapa, lift up sa kaharian ng Diyos. Iyon ang ambition kong positive. Ano? Kung negative naman, makasarili. Sarili lang ang iniisip. Ha? Parang yung ibang mga tao na kaya ayaw nila ng kung anong plano sa bansa, eh kasi sarili nila ang iniisip. Ayaw nila na uunlad ang kabuuan ng bansa. Mayroong taong ganun. Nakafocus lang sa ganyan. Ang taong ginagamit ng selfish ambition ay parang gumagamit ng microscope. Ito lang yung nakikita nila. Pero tandaan natin yung dapat yung pananaw natin ay mas balawak pag positibo. Nakikita ang kabuuan
na makatutulong para sa lahat, parang gumagamit ka ng telescope. The negative aspect of ambition, sinasabi, it is negative sense of ambition and pursuit of personal status and fortune. Personal ang nasa sarili, sa isip ang lagi. Which is contrary, laban, sabi ng contrary, laban doon sa purposes of God, yung sa layunin ng Diyos, laban yun, as expressed in Scripture. Ano? Saan Scripture? Saan Word of God? Yung ating binasa, Matthew chapter 20, verse 21, sabi ron, to 23, sabi rito, ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag nag-aari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawang anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi ninyo nalaman ang inyong hinihingi kasi sarili lang nila ang iniisip. Sarili lang nila. Para mga taong nasa abroad minsan na sarili lang iniisip, kaya i-report yung mga walang papel. Isusumbong sa pulis kasi may pera, babayaran sila. Parang ganun. Sarili ang iniisip. That is evil. Mga kapatid. So, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ng Panginoon. Kaya, kaya ba ninyong tiisin? Ang hirap na malapit ko ng danasin ang tinutukoy na yung Pascal Mystery. Yung pagpapakahirap niya hanggang siya ay ipapako sa krus at hanggang siya ay mamatay. Yun ang tinutukoy. Kaya ba ninyong tiisin yung sufferings, yung Pascal Mystery? Kaya ba ninyo? Kasi ang gusto ng Panginoon, yung positive ambition ay dapat danasin natin na ito'y pinaghirapan natin. Hindi yung madali lang, isinubo lang sa loob. Parang spoon feeding lang. Hindi ganun. Gusto ng Panginoon ay pinaghirapan natin. Ang kayamanang pinaghirapan ay pinanghihinayangan mong gastahin. Pero kung perang galing sa madali, wala sakit. Parang kami noon, nung ma-involve kami sa scam. Isa ako sa involve sa scam doon sa buong ministry. At yung scam na yun ay yung si Rose Baladay, di ba, nakakuluhan ganun. Yung multi-tel. Ang laki ng aming client noon, ang laki ng aming mga na-invest. Yung client namin, aside doon sa personal namin, ay 11 million. Doon sa client lang. Plus yung aming personal, 1.5 million sa aming personal. Ng wife ko. Pinagsama-sama ko yun, yung lahat ng pera namin, pati sa mga alam. Pero nawala lahat yun. Nawala. At hanggang ngayon naman yung kulong. Yung pinagpasalamat ko sa akin, walang nagdemanda sa akin kasi wala naman ako pinero. Bali, ako ay kung sa victims din. Yung iba na kasamahan namin, nadimanda sila kasi sila yung nag-issue ng personal check nila. Eh, nung nangyari yun ay nasa Hong Kong ako mission. Ang sabi ng wife ko, baka kailangan daw tayo mag-issue ng personal check natin sa mga client natin kung ano yung in-invest nila sa akin. Sabi ko, hindi ang papayag niyan kasi pag nagkaroon ng ganyang problema, ay sabi tayo niyan. Bouncing check yan. At ang napakalang pulong ka niyan. So, yung iba nag-issue ako, hindi. So, yun. Nung pumutok, nasa ko ako, hindi ko na-withdraw yun sa amin. Yung iba na-withdraw. Pero yung nalwala ako, nabaliwala lahat. Pero noon kumikita kami noon sa akin, kasi 12% na bigay sa akin, interest monthly. Ibibig ko naman sa client ng 7, 12 minus 7, ilang matira sa akin, di ba? O, yun ang sa akin. Kumikita ng malaki, sikat yung opisina sa Makati, kala mo hindi fake. Pero tingnan nyo, anong nangyari? Noon, madaling gastusin yung pera hindi mo pinaghirapan. Ito yung pinagbigay ko nung minsan napapabayaan na yung paglilingkod.
at maraming involved. Maraming nawala. Maraming nabagbumagsak ang kanilang kabuhayan. May mga nagkahiwalay dahil sa ganong pangyayari. Ewan ko, may mga na-involved. So, yan po. Kaya pag ang ambisyon ay pangadalian, selfish ambition, that is not so parang yung dalawa na may sponsor pa. So, how can we know? Paano natin malalaman that it is negative or not from God? No? Paano natin malalaman? First, selfish. Baka sarili, selfish ambition. It is the desire for personal, sabi ron, personal aggrandizement. Pag sinabing aggrandizement is to make great, yung ikaw ay maging sikat, ha? Ikaw ay maitaas, ha? Yung naghahangad ka ng power, kapangyarihan, yung po ang sinasabi. Mark chapter 10 verse 36. Inulit lang yung ano. Sabi ng Mark chapter 10 verse 36. Ito ang sabi hanggang 37. Mark chapter 10 verse 36 to 37. Ano ang nais ninyo? Inulit din yung sa Matthew. Ano? Tanong ni Jesus, sumagot sila, sana po makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking naranasin? Kakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Yung bautismo tinutukoy na yun, pinakamahirap na bautismo yun, ikaw ay ilibing sa lupa. Yung tinutukoy ng Panginoon, yung siya'y tatlong araw at tatlong gabi na nandun sa ilalim ng lupa. Pero siya ay muli na buhay. So, kung naranasin. So, yun po ang makikita natin na selfish ambition, hindi seryosa lang. Ang example sa Biblia ng makasariling ambisyon ay yung ginawa ng mga tao doon sa Tower of Babel sa Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Diba? Sa Genesis chapter 11 verse 1 to 9, anong sinasabi roon ng bakit sila'y nagtayo ng mataas na tore na tinawag na tore ni Babel? Yan. Ano ba ang dahilan nila? Ano ba ang reason nila? Yung kanilang ambisyon na malagpasan ang Diyos. Sabi rito, ang tore ni Babel, sabi rito, sa simula'y iisa ang wika. Ha? Sa simula pa ng unang panahon, iisa ang wika at magkakapariho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Sinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng malaking, maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa na ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak pa sa daigdig. Maging tanyag, ano, maging sikat. Yun yung sinasabi natin kanina. Yung word na aggrandizement. Yan. Maging sikat, magkaroon ng papangyarihan, at ang saboron ay bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang tore itinatayo ng mga tao. At sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lang ito ng mga binabalak nilang gawin. Pasimula pa lang, selfish ambition nila. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Yun, pang sarili. Ang mabuti, bumaba tayo. Ang Diyos ang nagsasabi nito. Pero tingnan nyo, plural ang ginagamit niya. Bumaba tayo. Why? Sino ang kasama? The Father, the Son, and the Holy Spirit ang magkakausap. Because the image of God is community. The image of God is not one body, one personality, kundi the image of God is community. Kaya tatlong persona sa isang Diyos. So makikita natin yan, sabi ron, bumaba tayo, sabi ron ng Yahweh, at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan at ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig kaya natigil ang
na kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod, Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Bakit? Bakit ginawa ng Diyos yun? Dahil nga nakita ng Panginoon yung kanilang personal ambition. They did not consult to God kung ano ang kanilang gagawin. Sometimes our ambition, hindi natin kinukonsult sa Diyos. Sarili na lang natin. Diba? Selfish ambition, sarili na lang desisyon. Kaya kami napahamak doon sa investment na yon kasi sarili namin desisyon. Never na, hindi kami nakinig sa servant leader nun. Kahit sinasabi na niya na hindi pwedeng ganun. O diba? Madalas sinasabi ng servant leader, ha, kapag ang isang company nag-aalok ng napakataas na interest, hindi totoo yun. Hindi ba? Yung po. Kaya napahamak kami. Kasi selfish ambition. Kasi ang gusto namin yumaman. Gusto ng tao kasi yumaman. Pag yumaman, yumayaman. Diba? Pag yumayaman, yumayaman. Alam mo, almost 4 years kami nung naghirap. Almost 4 years kami. 4 na Pasko kaming talagang tigang na tigang. 4 na taon. Mula nung mawala yung aming perang inaasahan. Mula nung maubos yun. Salamat na abangon din. Nung mga pagkalipas na abangon din. Why God allow those things to happen, mga kapatid? Bakit pinaitulot sa amin yun? Kasi, ay kita ng Diyos, parang ginawa ng tono ni Babel, nakalimutan na namin yung mission. Nakalimutan na namin yung dapat namin gawin na priority ang Diyos. Nagkasakit pa yung balikat ko nun sa kakukwenta ng pera. Totoo po. Sa kakukwenta. Isipin mo na lang, sa 11 million, na tumutubo ng 24% minus 7% yung matira nyo sa akin. 7% ng binibigay ko sa ano? Sa client. So, ang laki magkano? 12 minus 7 equals? O, may natitira 5%. Monthly yun. Magkano yung kinukulekta ko? Diba? May natitira sa akin 100,000. Monthly. Diba? Eh, hindi naman yung sabay-sabay na ano yung monthly yun. Weekly namin kinukuha dahil depende sa due date. O, kaya, yung pagastos namin, ganun na lamang ang pagastos namin, bigay dito, bigay doon, bigay ganun. Kasi maraming pera. Madaling pera. Kaya pag madaling kita, madaling gastahin, walang panghihinayang, bakit hindi namin pinagpagula? Kaya noong mapahamak ako noong ganun, itinapon ako sa Bicol at doon ako ng mission. Isang taon. Ay buti ng Panginoon at hindi po si Brother Mike na ako itago doon para hindi ako habulin. Isang taon, nagtaga ako doon. Isang taon, mahigit ako sa Bicol. Doon isinilang yung mga awitin ko. Doon ko lang ibinuhos yung aking mga kalungkutan. Kasi hindi ko palaging ganun. Kaya mula nung dumating yun, isinumpa ko na hindi na ako sasali sa mga. Kaya doon isinilang at ipinanganak yung aming sariling business. Na ginaya namin yung mga style ng networking, pero hindi networking to be tinatawag na direct sale. Mayroong mga member, pero hindi para mag-recruit, kundi para maging leaders na direct. So, yun po. Kaya makikita natin yung ambition na ang sarili. Walang mangyayari. Pero kung kalooban ng Panginoon, napakaganda sapagkat pag inalaw niya, walang hirap, dating na dating din yung blessing at matutupad mo yung pangarap. Pangarap sa buhay. Kaya yung katas noong business namin kasi 5 years na ngayon ay yung katulad ng sasakyan namin, yung scholar ng mga pinag-aaral na sa Adjunct Divine, pinag-aaral pa yung kay Kuya Ryan, kami isa kami pinag-aaral. Yun, napakabuti. Diba? Kasi hindi pang sarili. Hindi pang sarili. Napakabuti.
So yung hope. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 7. Philippians chapter 1 verse 7. Ano ang sabi ng Bible? Philippians chapter 1 verse 7. Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang napahalagahan ko pa yun ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man na ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayon ako'y nakabinanggo, saksi ko ang Diyos na ang pananabi ko'y inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesus Kristo. So, yun po ang nais iparating ng Panginoon sa atin bilang dapat mag-isip ng ambisyon na ayon sa kalooban ng Diyos. It's always in accordance with the will of the Father. Kaya nga, maging sa pag-aasawa, ay dapat i-impress sa Diyos kung ano ba yung talagang dapat. Ano? Hindi yung sariling decision, kasi yun ang personal ambisyon. Hindi dapat. Kailangan laging in accordance with the will of the Father. Sa lahat ng gagawin natin, sabi nga doon sa awit, bukay sarap mahalin kapag ito'y bunga ng panalangin. Diba? Kay sarap mahalin ng iyong lifetime partner kung ito'y bunga ng panalangin. Pero kung ang pag-aasaway napilitan lang ko dahil mayroon nang nagawang hindi tama at dahil doon ang solusyon lang ay maging magpakakal, ay lagi mag-aaral. Hindi masarap ang pagmamahal. Samantala, pagbunga ng panalangin, ano sabi? Bukay sarap mahalin bunga ng panalangin. Kaya daming nagkakahiwalay ngayon, ano? Daming nagkakawatak-watak na pamilya. Kasi nga, hindi bunga ng panalangin. Selfish ambition ang dumating sa kanila. Amen ba? Amen. So, ano pa? Sabi naman, selfish ambition arises from fallen human nature. Ibig sabihin, dahil doon sa last of the flesh, sa pita ng laman. Ano ba ang pita ng laman na sinasabi? Galatians 5:19-21. Sabi ng Galatia, mga taga-Galatia, pag ito ang pinairal natin, nagiging makasariling ambisyon ang nagaganap sa buhay ng tao. Ano yung Galatia? Galatians chapter 5 verse 19. Yan, ito. Sabi ito, hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapi. Kahalayan at kanasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-aaway, pagsiselos, pagkakagalit-galit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkaingit, pagpalay, paglalasing, walang hawas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So isa man sa mga nabanggit na ito, pag ito ay ating ikinamatayan, ay walang bahagi tayo sa kaharian ng Diyos. At kung tayo man ay nandito sa lupa, hindi tayo belongs to that family of God. Dahil we are living contradictively doon po sa gustong buhay ng Diyos. Kaya pag ang ambisyon ng tao ay pumapasok dito, yung bang halimbawa, alam naman ng isang tao may asawa na siya, bakit siya papasok pa sa pakikiapi o pagpatol sa hindi niya asawa? Di ba? Ambisyon. May mga taong ambisyosa para lang matupad yung kanyang mga pangarap sa buhay, papatol doon sa isang taong mapera. Ambisyosa. Para lang makapagpatayo ng mansyon sa Pilipinas. Di ba ganun? Yung napanood ko sa ano, sipit mo, pumapatol siya doon sa mga seaman na pumaparada sa Hong Kong.
para lang magkapera. Yung mga sima naman, siyempre, sabik sila doon sa mga babae dahil wala, malalayo sila sa asawa dahil ilang buwan siya nasa dagat. Yun ang mga pagsamantalang mga ambisyos sa mga babae na gusto lang magkapera. Umapa doon. It's because of the last of the best. Yung sinasabi, pakikiatid, kahalayan. O diba, may mga taong matupad lang yung ambisyon niya, ibibinta niya ang sarili niyang katawan. Ibibinta. Yun ang tinutukoy nito. Yung sinasabi roon, selfish ambition arises from fallen human nature. Yung human nature niya. At maraming tao bumabagsak sa ganun. Dahil sa sariling ambisyon, matupad lang kahit masama gagawin, matupad lang yung pangarap na yun sa buhay. At masabing, nagtagumpay, pero maling nagtagumpay. Di ba? May maganda kang bahay, pero ano namang ginawa mo? Maganda nga yung naipundar mo, pero ano naman ang alaala na ginawa mo sa sarili? Matinding conviction yan, di ba? Yung maalala mo na kaya ka nga sa magandang condominium o kaya ay napakagandang mansion na pinagawa mo. Pero yun ang pala'y galing sa masama. Iyon po ang sinasabing selfish ambition that arises from all in human nature. May sinabi ang Proverbs, Kawikaan chapter 6 verse 18. Kawikaan chapter 6 verse 18. Ano ang sabi ng Kawikaan? Paalaala sa atin. Sabi ng Kawikaan chapter 6 verse 18, ha? Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Ano ibig sabihin ito? Yun nga, yung pumapagod sa mga bagay na hindi tama. Yung sinasabi na kung sa ano yung idiomatic expression, mga paang ubod tuling sa landas ng kasamaan. Ibig sabihin, para lang makuha niya yung kanyang gustong mangyari at maganap sa buhay niya, gumagawa na ng hindi tama. Yun yung kasabihan na kapag ang tao'y nagigiti kahit sa patalim ay pumapit. Eh pag sa patalim ka pumapit, masasaktan ka. At masusugatan ka ang iyong patalim. Ano ibig sabihin nun? Habang panahon mo yun, pag naalaala mo, affected ang iyong buhay, affected ang iyong conscience, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kaya yun po ang dapat natin tandaan. Ha? So, Ephesians chapter 2, verse 3. Ano ang sinasabi ng sulat sa mga taga-Epeso? Ephesians chapter 2, verse 3. Ang sabi ng Biblia, ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pananasa ng ating laman. Kung naman na lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay namuhay ng ganon. Pero sagot ito, at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. In other words, kung yun ang buhay natin at ang ambisyon natin matupad lang at doon kumakapit tayo sa pera, sa last of the best o kita ng laman, aba, kinapuputan tayo ng Diyos. Grabe. Namumuhi ang Diyos. Ngunit sabi ron sa verse 8, ngunit sa pagkanda at sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya ninyo. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So, sa kabila ng lahat tayo makasalanan, iniligtas tayo ng Diyos upang sa ating pamumuhay ay tayo ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Even in our ambition, it must be in accordance with the will of God. Ang sarap yata mabuhay ng ang buhay mo ayon sa kalooban ng Diyos lang. Amen po ba? Thirdly, ano ang sabi ng Bible? How can we know it that it is a negative? So, selfish ambition, desire from personal aggrandizement. Number two,
selfish ambition arise from all in human nature, yung mga kita na naman, and the result of selfish ambition, ano ang nagiging resulta nito po? Una, humiliation ba? So, ibig sabihin, pag sinabing humiliation, tayo ay namumuhi. Tayo ay, kung saan ay, isa na iinis sa Diyos. Itinatakwil ang Diyos. Kapag hindi natupad, o natupad man, pero pagdating ng panahon, ayun, humiliation ba yan? And sabi ron, to make a shame or embarrassment. Yung po ang ibig sabihin ng humiliation. Namumuhi ka sa Diyos, nai-embarrass mo yung ang Diyos, mga kapatid. Ganun. Ha, sabi ng Mateo 23:12, ano? Matthew 23:12, sabi rito, Matthew 23:12, ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itinataas. So, instead na tayo ay mapuot, mamuhi, magpakataas-taas, na parang tayo ang Diyos, na magpakababa natin kung tayo nagpasakan. Ano pa ang result? It becomes spiritually unproductive. Pag ang isang tao ay nagkaganon, yung sa selfish ambition, ang taong ito ay nagiging unproductive. Hindi ka pakipakinabang sa Diyos. Hindi ka pakipakinabang sa Diyos. Masarap yung tayo ay napapakinabangan ng Diyos. Maraming taong nakikinabang sa Diyos, pero hindi siya napakikinabangan ng Diyos. Dahil walang tayong sa Lord. Yung ating pinag-usapan ko nung family appointment, yung tatlong topic na binigay ng ating mga kapatid, yung cash, diba? Ano yung cash? Commitment, availability, submission, and honesty. At yung binigay ko na patungkol sa topic ko ay yung pagkakaloob natin ng sarili, time, talent, and treasure. Yung sarili, mapakinabangan tayo ng Diyos. Hindi yung tayo ay nakikinabang sa Kanya, pero walang pakinabang sa atin ng Diyos. Because we don't know the purpose of God why we are created. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo nandito? Not only to work and to work. It is the design of God for us to work, to have job. But remember our responsibility as we are being created by God. No, 7 days, 6 days kayo magtatrabaho, 1 day para sa Diyos. Dahil yun ay tinawag na rest day. Ha? Pero pag inanalyze mo yung rest day, kapahingahan, yung bang araw ay magiging dahilan ng iyong kapahingahan. Abay kahit siguro isang buong linggo, ipagpahinga mo, kung wala yung tunay na kapahingahan na walang iba kundi si Jesus, baliwala po yung araw na ating pinagpahinga. Pero sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nakapapagal. Yung time ng rest day natin, parang paglapit sa Diyos eh. Dahil siya ang tunay na kapahinga. At magiging ganap ang rest day natin kung si Jesus ay sumasa. Yun ang tunay na kapahinga. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. So, unproductive po ang isang taong, yung selfish ambition ang natutupad sa kanya. Unproductive. Sabi po ng Mark chapter 4, verse 18. Mark chapter 4, verse 18. Sabi ng Bible, ito naman ang katulad ng mga binhing na laglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng buwang sa kanilang puso, kaya hindi ito nakapamumuno. So, eh bakit nasisilaw? It's because of their selfish ambition. Yung makasariling ambisyon ng tao. Di ba? Nasilaw sa pera, nasilaw sa mga bagay, last.
ang nagdadrive kasi ng selfish ambition, sarili natin. But remember, the positive, ambition natin, yung positibo, is always, sabi nga natin, ayon sa kalooban natin ng Diyos. So, hindi nagiging productive ang taong mo. No? Sabi ng James, Santiago, chapter 3, verse 14. James, Santiago, chapter 3, verse 14. Ano ang sabi ng Biblia? James, chapter 3, verse 14. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit, yan, dahil sa inggit, ay na, ang ganda ng bahay mo, kapitbahay mo, kaya natutong gumawa ng ita. At makasariling hangarin, huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. Mula sa demonyo. So, hindi nagiging productive. Ano ang babala ng Biblia? Warning against selfish ambition. Ano po ang babala? Paalaala sa atin. Philippians chapter 2, verse 3. Ito po ang babala sa atin, mga kapatid. Ano ang sabi ng Filipos? Philippians chapter 3, chapter 2, verse 3. Ang sabi rito, Philippos chapter 2, verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Yun po ang babala. Huwag kayong gumawa ng mga anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Amen. Amen. Mga kapatid ko kay Kristo. Kaya mahalaga na mahirap yung makasarili. Parang yung napakinggan ko sa news, yung Chinese. Sipin mo, pinaril ng gwardiya dahil hindi na nakapagpigil ang gwardiya. Dahil lagi siyang inunduro, pinagsmuwirikaan ng tao, masasama, masasakit. Samantalang yung nagsasabi sa kanya, Chinese, hindi naman talagang Pilipinas. Pero minsan ang mga ang ambisyon ay natupad na ano pa ang sarili. Nakakaligtaan yung maliliit, nakakaligtaan yung mga diba? At yung isa rin na babae na siya raw ay businesswoman, marami siyang mga negosyo, nilapit niya yung buwan. But hindi rin siya binahin. So ganyan ang mga taong mayroong selfish ambition, makasarili. Walang maganda kahihinatnan. Darating ang panahon, magpapakataas-taas. Subalit sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay kanya ibinabas. Amen. Siya po ang mensahe ng Panginoon ngayon sa ating daily gospel, yung ambisyon ng bawat tao. Kaya tayo po yung upo at tayo manalangin. Kung alam niyo ang awitin, sa'yo ang buhay ko, ito'y alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, o Diyos, kau ang siyang pag-asa ko. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Pagdalangin po namin, O Lord, na ang aming buhay sa araw-araw ay maging ayon sa iyong kalooban. Huwag naman po kami maging mapagmataas. Huwag naman po kami maging mayabang. At huwag po kami, Panginoon, maging makasarili sa ambisyon na nais mo sa amin. Nawa po ang aming ambisyon o goal sa aming buhay ay laging ayon sa iyong kalooban. At huwag po kami, Panginoon, liliban doon po sa ganong makapangyayari. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, laging ang buhay namin ay nakapaloob sa iyong mithiin, sa iyong nais. Nandun lagi, Panginoon, sa iyong mithiin sa bawat tao na hindi kami mawawala doon sa iyong nature, O Lord God. Bilang ikaw ay Diyos, ay kami, Panginoon, ay magpasakop sa iyo.
Kaya naman, Ama, inaantin po namin ang iyong gabay, ang iyong kanina, ang iyong guidance, O Lord God, through the power of your Holy Spirit, O Lord, na nawa kaming lahat at ang mga nakikinig ngayon sa mga broadcast na ito, Lord God, nawa po sila ay maging ang buhay ay ayon sa iyong kalooban at ang mga pangarap, ambisyon, Lord God, ay ayon sa iyong kalooban ang magandang. Ama, ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Kristo, ang aming Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan, Ama, sinasaway namin anumang balakid, hadlang at sinasaway namin ang mga sakit at karamdaman ng lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Lord, pagpalain mo ang kanilang trabaho, ang kanilang employer, ang kanilang Panginoong pamilya, bawat ahada nila sa Pilipinas, sa kanilang mahal sa buhay, cover them with your precious blood and make us holy and worthy always, Lord God, in your guidance, in your faith, Lord God, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan si Lord. Sa naman series ng ating naganap ngayon, mga kapatid, at muli po ay tayo po ay manalangin para sa ating mga kahilingan. Lord, itinataas po ang mga kahilingan ng bawat isa, maging kahilingan ng mga nakikinig ngayon, pagpalain mo sila sa lahat ng aming mga prayer requests. Inaantin na po namin kami lahat ay answered prayer na sa pangalan ni Jesus. As we say, Lord God, bless us all now and forever, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang iyong bono. Panahon po naman. Parang yung bonus. Ayan na, sa kanan ni Jesus. Amen.